Nangangamba ang ilang miyembro ng agriculture sector na nagkakaroon na tayo ngayon ng food crisis. Malaki na raw kasi ang kakulangan sa supply ng karneng baboy at may problema na rin sa supply ng manok at mga gulay. Tinutukan niya ni Bernadette Reyes. Bukod sa baboy, may problema na rin daw sa supply ng iba pang produktong agrikultura ayon sa grupong Pork Producers Federation of the Philippines. Baka dumating ang panahon na baka na tayong pagkain. Mm-hmm. Ay dumating na itong pagkakataon. So 2021, ang tawag ko rito kabayan eh, meron tayong food crisis. Malaking problema sa pagkain na pag hindi yan in-acknowledge ng DA, ng ating pamahalaan, mas magiging malaki ang problema. Ayon sa grupo, 5 milyong baboy na ang nawala sa Luzon. Itong taong ito, mas mawawala ng supply ng baboy sapagkat tinatama ng Mindanao, tinatama ng Bisaya. At ako'y may impormasyon na hindi lang nagde-declare, marami na ang tinatamaan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ng Department of Agriculture kaugnay nito. Pero nauna nang sinabi ng DA na naglaan sila ng 400 million pesos para sa repopulation ng baboy sa ilang lugar na nagka-African swine fever outbreak. Dito sa trabaho market sa Maynila, may mga araw na wala na raw paninda ang mga pork retailers dahil sa mahigpit na supply ng baboy ngayon sa Luzon. Sa Muñoz Market sa Quezon City, 420 pesos ang kada kilo ng liyempo at 390 naman ang kasim at pige. Tipid lang kami kasi ito lang makakain ng bilin, 130 lang. Dinadamihan lang namin ng gulay. parang marami na rin. Ang presyo ng manok mataas pa rin. Nasa 200 pesos ang kilo ng choice cuts, 190 naman ang kada kilo ng buong manok. Sa trabaho market, mga retailer na ang gumagawa ng paraan para maging mas abot kaya ang manok sa mamimili. Pinaraise lang namin kung ano po yung price ng ano po, kahit mas maliit po yung kikitain. Ayon sa Agriculture Sector Alliance of the Philippines, ang malaking pag-aangkat ng manok ang dahilan kaya maraming broiler raisers ang natigil sa pag-aalaga. Tinitingnan din po natin na magkaroon tayo ng pag-impose ng kumbaga like a price cap, mm-hmm, no, para sa presyo ng baboy. Pinag-aaralan na ito ng Department of Agriculture. 70% ng baboy na wala na sa Luzon, 5 million head. 100 billion ang halaga. Oh. Pag yan eh, kinuwenta mo, eh, talo mo pa natama na 10 bagyo. Eh. Ano, dapat mag-declare na state of calamity eh, para yung pondo na yun magamit. Eh. Para naman ma-stabilize ang presyo ng gulay, kailangan daw pataasin ang supply nito ayon kay Nograles. Ang pinaka-sustainable way, yes, for us to ensure yung supply ng gulay is kailangan natin mag-massive campaign na para sa urban gardening. Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras.